bang mag-inject ng petroleum jelly sa iyong ari? Marami na po masyadong nagtatanong nito sa comments, kaya i-address na natin ito. Mali po at masama po mag-inject ng petroleum jelly, vaseline o mineral oil sa inyong ari o kung saan man parte ng inyong katawan para lumaki ito. Ito po ay considered foreign body pa din, magre-react at magre-react yung immune system natin. Pwede itong mamaga, ma-infect, magbukol-bukol. Pwede kayong magkaroon ng sclerosing lipogranuloma at pwede itong mag-lead sa kawalan ng blood supply sa parteng ito. Pwedeng mamatay yung tissue. Sa mga nagtatanong tungkol sa mga pills at pamahid, wala pa pong mga studies na nagpo-prove na effective ang mga ito. Pwede po yung paggawa is yung pinoplasty, ito ay isang klase ng surgery. Sa mga nagpa-inject na po, kumonsulta na kayo kagad sa doktor para maagapan po ito. At tandaan, kung mahal ka talaga niya, size doesn't matter. Okay? Ingat! Mahilig ka bang magpalagutok ng buto? Hala, magkaka-arthritis ka. Joke lang po. Alam mo ba kung ano yung nagkakos ng lagutok? Kapag nag-i-stretch yung mga joints natin, nag-form yung mga nitrogen bubbles. Ito yung nagpa-pop kapag pinapatunog natin yung mga buto natin. Eh bakit hindi kagad ito tumutunog ulit? Kasi po, it would take at least 20 minutes bago mag-form ulit yung nitrogen bubbles. Hindi po ito nakakapag-cause ng arthritis. Pero syempre, ingat pa din tayo. Kung may pamamaga, hindi napantay yung buto nyo, or na-injure yung mga ligaments nyo, magpakonsulta na tayo sa doktor. Okay? Ingat! Mahilig ka bang maglagay ng MSG sa mga niluluto mo? Hala! Joke lang po! Bakit nga ba nabalitang masama ang MSG? Around 1960s kasi, merong kumain sa isang Chinese restaurant at biglang nagpalpitate. Kaya naisisi ito sa MSG sa mga Chinese food at nagkaroon ng Chinese restaurant syndrome. Pero hanggang ngayon, hindi pa din po nakokonekta yung MSG sa mga simptomas kagaya ng sakit ng ulo, hirap sa paghinga at syempre yung pagpalpitate ng puso. Yung MSG po ay sodium salt of glutamic acid. Ang glutamic acid ay amino acid na naturally nakikita sa ating katawan at nakikita sa mga pagkain kagaya ng kamatis, patatas, soy sauce at mushrooms. According to FDA, ang MSG ay generally recognized as safe. Pero sabi nga ni Catriona Gray, everything is good but in moderation. Okay? Ingat! Nilunok mo yung buto ng kamatis? Hala, magkaka-appendix ka! Lahat po tayo merong appendix. Ito yung parang worm-like structure na nakakabit sa ating cecum. At isa sa sinasabing function nito ay nagpo-produce ito ng antibodies during early stages of our development. Kapag namaga ang appendix, ang tawag dito ay appendicitis. Hindi po paglunok ng buto, paglalaro o pagtalon pagkatapos kumain ang cause nito. Ang kadalasang dahilan nito ay yung blockage. At isa sa pinaka-common na nagbablock dito ay ang ating fecalit o naligas na dumi. Kapag na-block ito, maaring mag-multiply ang bacteria, maaari itong mamaga at pumutok. Ano ang maaring maging simptomas? Andyan yung pananakit sa may bandang gitna ng tiyan pagkatapos saka siya mag-radiate sa bandang babang kanan. Maaari din itong mas sumakit kapag ikaw ay umuubo or naglalakad. Maaring merong lagnat, pagkahilo, pagsusuka, diarrhea or constipation at bloatedness. Ang standard treatment for appendicitis is appendectomy o yung pagtanggal ng ating appendix via surgery. Kung hindi po ito magagawa, maaring pumutok ang ating appendix, maaring kumalat ang bacteria, magkaroon tayo ng peritonitis, sepsis o kamatayan. Wala pong siguradong paraan kung paano tayo makakaiwas sa appendicitis. Pero maaari tayong kumain ng high fiber diet para mabawasan man lang kahit papano yung risk natin dito. Okay? Ingat! Tell me nalutang ka without telling me nalutang ka. So, junior intern pa ako nito sa hospital. Nawala ko kasi yung thermometer ko sa sobrang pagod. Kaya nanghiram ako sa kasamahan ko nung gun thermometer. Eh, pagod na nga ako, mag-BBS ako, nakalimutan kong gisingin yung pasyente ko. Dito ko nalagay yung baril. So, ayun. Wait lang, nagising siya, nagulat siya. Napaganon siya. So, kung sino man po yung pasyente ko na akala babarilin ko. Sorry po. Okay, ingat. Hi, Doc. Oh, Winston, bumalik ka. May ipapapalit sana ako sa med cert ko. Ano yun? May problema ba? Nakalagay po kasi sa diagnosis, essentially normal. Tama naman lahat. Wala kang sintomas, normal yung physical exam mo, pati labs mo. Ay, ganun po ba? Oh, bakit? Diba dapat masaya ka? Wala kang sakit? Pero kasi, Dok, may bilis yung pagtibok ng puso ko eh. Kailan pa? Ngayong nakita kita. Now!
No. Hmm? Si Kilimanguro na nga lang lalandiin ko. Kagigising mo lang? Kaya pala ang dami mong muta. Ew. Joke lang po. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng muta or morning crust or room sa medicine? Kasi po, yung mga mata natin regularly ay nagproproduce ng mucus. Ito ay para maprotektahan ito mula sa mga dumi, bakterya at mga foreign object. Kapag tayo ay gising, syempre tayo ay nagbi-blink-blink-blink, nawawash away yung mga secretions. Pero kapag tayo ay natutulog at nakapikit, syempre hindi po lumalabas ito, kaya namumuo ito at nagiging muta. Normal naman po sa ating muta yung mga kulay puti or light yellow, pero syempre kung ito'y nasa dark yellow na, green at meron ng kasamang simptomas kagaya ng sakit ng mata, pangangate o pamumula, magpakonsulta ka na sa doktor. Okay? Ingat! Hala, ang laki ng pisngi ko. May beke ata ako. Joke lang po. Ano nga ba yung mumps or beke? Ito ay klase ng viral infection na kinukos ni paramyxovirus. Kadalasan itong tinatamaan ng ating salivary glands, particularly ang ating parotid glands. Ito ay nakakahawa. Paano? Kapag natalsikan ka ng laway o kaya naman gumamit ka ng utensils ng taong meron ito. Anong simptomas ng beke? Andiyan yung pananakit ng namamagang pisngi sa may bandang tenga. Maari ding may lagnat, sakit ng ulo, hirap sa paglunok, pagnguya at pananalita at kawalang gana kumain. Nung dapat gawin pag may beke, syempre dapat na-diagnose ka muna ng tama ng doktor. At pwede mong gawin, magpahinga ka, uminom ka ng maraming tubig, magparacetamol ka kapag may lagnat ka, at pwede ka mag-cold compress. Huwag tina at suka ang ilagay mo, hindi mo naman lulutuin yung pisngi mo. Ito yung ilan sa komplikasyon ng beke, pero bihira lang naman mangyari ito. Paano ito maiwasan? Meron tayong MMR vaccine, kaya dapat kumpleto sa bakuna ng anak mo. Okay, ingat! Ano nga ba talaga yung luslos? Pag sinabing luslos or hernia, ibig sabihin umuusli yung parte ng ating organ, kadalasan yung ating bituka, palabas ng cavity na normal na kinalalagyan nito. Marami itong klase, ilan na dyan yung ating umbilical hernia, spigelian, incisional, femoral hernia, at pag-usapan natin yung pinaka-common, yung inguinal hernia or yung hernia sa ating mga singit na maaring bumaba papunta sa bayan. Yung inguinal hernia, maaaring maging congenital, ibig sabihin nakuha na ito bago ka pa ipanganak dahil nagkaroon ng problema sa development. O kaya naman acquired o nakuha na lang kinalaunan dahil habang tayo ay tumatanda, humihina or numinipis yung mga abdominal muscles natin. Sino nga ba ang mataas ang risk na magkaroon ng luslos? Siyempre, habang ikaw ay nagkakaedad, mas tumataas ang risk mo. Mas madalas din ito sa mga kalalakihan kumpara sa kababaihan. Nandyan din yung mga matagal nang may ubo, matagal na nag-i-strain or constipated, mga naninigarilyo, mga nagbubuhat ng mabigat na siyempre mahina na yung abdominal muscles mo, o kaya naman meron kang previous surgery sa abdomen mo. Anong signs and symptoms ng inguinal hernia? Kadalasan may nakikitang bulge or usli sa may bandang singit. Kung wala naman ito or maliit lang, maaring makaramdam ng sakit o kaya naman discomfort, lalo na kapag umuubo. Maari ding mamaga ang iyong scrotum. Ang definitive treatment sa hernia ay surgery. Pwede itong open o kaya naman laparoscopic. Kung hindi ito magagawa, pwedeng maipit yung bituka at kinalaunan, pwede itong mabulok. Sa mga magtatanong tungkol sa paggamit ng supporter, supportive treatment lamang ito. Hindi nito magagamot ang luslos. Okay? Ingat! Hindi ka nagsasunscreen? Hala, lagot na kay Miss Glenda. Joke lang po. Bakit kailangan mag-sunscreen? Number 1, it protects us from the UVA and UVB rays. Si UVB rays, yung hanggang outer skin lang, kadalasan nagkakos ng sunburn at greater risk for skin cancer. Si UVA naman, mas malalim yung naaabot. Ito yung nagkakos ng long-term skin damage, aging at wrinkles. 2, it protects us from premature skin aging. Hindi kagad maglalabasan yung mga wrinkles mo kapag ikaw ay laging nagsasunscreen. Number 3, nare-reduce yung risk natin for skin cancer. Number 4, nape-prevent yung uneven skin tone. Number 5, your skin is healthier overall if you use sunscreen. And don't forget to try Brilliant Skin Essentials Sunscreen Gel Cream. It has UVA and UVB protection with active whitening complex. And there's also a tinted version which you could use as facial primer. Okay? Ingat!